Hello mga bass, welcome back again sa aking channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at nag-share ninyo mga ideas and comments. Shoutout sa inyo. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat mga bass. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. We pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga bass and bilisan natin kasi maraming araw na wala akong videos kasi wala talagang time. So shoutout sa inyo and today's video, pag-uusapan natin yung mga tips. Bibigyan ko kayo ng tips na ito yung dapat niyong gawin sa ka-LDR ninyo na bago niyo pa lang nakilala. Meron talagang ganun, te. Na kakakilala niyo pa lang. So, ito yung dapat ninyong gawin, best. Diretso tayo para hindi sayang yung oras. Number one, huwag sabihin kaagad lahat ng mga ayaw at gusto mo. So, sa mga videos ko, lagi kong sinasabi na sabihin mo yung mga ayaw at gusto mo. Pero sa ginagawa ko nung time ko na nagsesearch pa lang ako, hindi mo kaagad dapat tong sabihin, best. Kasi hindi na, halimbawa, ito yung sabihin mo sa kanya. I want, kakamit nyo pa lang to. Ito yung halimbawa dyan. Kakamit nyo pa lang, tapos sabihin mo kaagad na, ito yung gusto ko. I want naman who can give me a chocolate or a flowers on my birthday, who can send me cards. I want a man who can give his time and effort to me. So, halimbawa, si Alpha, meron siyang gustong makuha sa'yo. At hindi yan interesado, meron lang siyang gustong makuha sa'yo. So, ibibigay lahat niya yung hinihingi mo, best. So, napakadali lang para kay Alpha. Sobrang easy para sa kanya na makuha niya yung gusto mo. Na magustuhan mo siya. Kasi sinabi mo na, so, yun lang yung susundin niya. Napakadali sa kanya yon. So, ang advantage dyan is, ang disadvantage naman sa'yo is, hindi mo talaga kilala kung ano talaga yung gusto niya. Kasi na ginagawa lang niya yung gusto mo. Huwag mo siyang turuan kung anong gagawin niya, best. So, huwag mong sabihin agad kung ano yung ayaw at gusto mo. Pero ang advice ko sa inyo, sabihin niyo yung ayaw at gusto niyo, yun. Pag nakilala niya na yung anyo niya, kung ano ba talaga yung hangarin niya. So, diba, meron ka ng idea sa kanya kung ano ba talaga yung gusto niya sa'yo. So, yun doon mo na sabihin yung sinasabi ko na, sabihin mo yung ayaw at gusto mo. Pero kung bago pa lang, hayaan mo muna siya, best. Huwag mong sabihin kaagad yung mga ayaw at gusto mo para wala siyang idea. So, gagawin niya lang yung kaya niya para makuha niya yung anong gusto niya talaga sa'yo. Either seryosong relasyon or meron lang gusto makuha sa'yo. Kaya huwag mong sabihin agad, best. So, number two, hayaan mo muna siyang maipakita sa'yo kung ano ba talagang hangarin niya. Yun na yun, best. Kumbaga, slow down ka lang dyan. Relax ka lang, best. Kumbaga, tuloy-tuloy mo lang siyang kilalanin, kausapin. Hayaan mo siyang siya mismo mag-prove kung ano ba talagang gusto niya sa'yo. At kung pag-aralan mo yan, pag-aralan mong ginagawa niya kung pumasa ba siya sa gusto mo. Kumbaga, ginagawa niya lang kung ano ba talaga yung gusto niya sa'yo. Hindi mo siya yung tinuruan kasi paggawin mo yung sinabi ko sa number one na sabihin mo kaagad, susundin lang niya yon, madali lang sa kanya yon. Pero pag ganito, hayaan mo muna siya at number two, yung relax ka lang, slow down lang, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang gawin niya kung ano ba talaga ang gusto niya sa'yo, maipakita niya sa'yo kung ano ba talaga hangarin niya. Makikita mo yan, best. Either, halimbawa, seryoso yan, tuloy-tuloy yan, habang tumatagal, tuloy-tuloy yung magagandang plano niya. Pero kung ang affirm na pasaway, iba yung gusto, ay, show me the meaning of being lonely. May ganung factor. Show me your feet. Ganung factor. Gano'ng kalaki yung paa mo dyan? Paano ka ba maligo? Mga ganung factor, yun yung mga sasabihin nila. So, yan yung mga ayaw at gusto mo. So, doon mo na siya, ilalabas yung ayaw at gusto mo. Kasi nakikita mo na yung iba talaga yung gusto nito. At pwede mo na siya ibasura ka agad. So, yung kasing pagsabi mo ng ayaw at gusto mo, yun na yung parang paalam sa kanya na either magagawa niya yan or kumbaga meron na siyang nagagawang napatunayan mo na ito talaga ang gusto niya. So, I want a man. I was searching for a man who will be my future husband. I don't have time to play game. Yung mga ganyan, sinasabi ko yan nung nagsasearch pa ako. Kasi, pag napapansin ko na yung afam na pasaway, sinasabihan ko na yan, I want a man like this, like that.
and I don't have time to play games. So si Afam na nakitaan ko na yung anyo, nakitaan ko na yung ng anyo na yan, kung tuloy-tuloy pa rin siya or iba pa rin yung ginagawa niya, bahala ka dyan, basura ko na yan. Parang last message ko sa kanya, parang basura ko siya. So ganoon. So yung number, yun yung number 2 natin, hayaan mo lang siya best na mapatunayan niya kung ano ba talagang gusto niya. Huwag mo siyang turuan kung anong gagawin niya para hindi madali para sa kanya. Kasi yung Afam kasi pag sabihin mo, sobrang dali sa kanya. So number 3, maging totoo ka sa sarili mo, best. You don't have to change, you don't have to be someone else. You don't have to be, to change what you are, who you are, para magustuhan ka ng Afam mo. Kung sanay kang maging palabiro, kung sanay kang minsan dugyutin ang gusto mong isuot, isuot mo yan, best. This is the best time to see kung seryoso ba talaga yung Afam mo. Be who you are. Kung halimbawa, minsan malungkot ka, siyempre malungkot ka. Tingnan mo kung gaano ka ka-importante sa isang Afam. Kasi pag ang Afam ay importante ka, pag malungkot ka, gagawa ng paraan yan, best, para mapangiti ka. At gagawa yan ng mga bagay na mabago niya yung emosyon mo para hindi ka na maging malungkot. So, maging totoo ka lang sa sarili mo, best. Kung halimbawa, feeling mo, ay, mahirap ako, bahala, anong sitwasyon. Show him. Kung halimbawa, nag-video call kayo, ipakita mo, hi honey, I'm gonna fuck you. Ano yung tawagan ninyo? Halimbawa, kung okay na kayo. Pero kung kakiklala mo pa lang dito, maging totoo ka lang. Kung sino ka, ganyan ka. Maging totoo ka lang. Kung, halimbawa, si Afam, kinikilala ka pa. Kinikilala mo pa rin siya. Just be who you are. Tingnan mo kung tanggap ka ba niya bilang ikaw. Ganun yun. Basta yun yung number 3 natin, maging totoo ka talaga sa sarili mo. Number 4, yung ilabas lang ang ayaw at gusto pag nakita mo na yung hangarin niya. Yun yung gawain ko yan, best. Ilabas ko lang talaga yung ayaw at gusto ko. Yung kumbaga parang gusto ko na siyang ibasura, kumbaga nag-decide na ako. So, doon na niya mapansin na, ay, kailangan ko palang magbago. Kailangan ko tong babaeng to. Ito yung babaeng hanap ko. So, nasa sa kanya na yun. If he changed kung ano yung mga maling nagawa niya, nasa kanya na yun. Kasi yan yung word na parang ibasura ko na siya. Parang ganun. So, pag nakilala mo na talaga yung hangarin niya, dun mo na sinabi, parang surprise din sa kanya na ito pala siya. Parang surprise na sa kanya na ganito ka pala. Malaking kawalan niya pag hindi siya magbago, hindi niya ayusin ang sarili niya. Ganun. So, number 5, bigyan mo siya ng kalayaan. Hayaan mo siya bes na gawin ang gusto niya. Ano ba siya? Hayaan mo siya. Ano siyang, anong gawain niya? Doon siya masaya? Anong ginagawa niya? Hayaan mo siya. Kasi pang, ang Afam kasi pag mahal ka, he can change kung anong gawain niya na alam niyang hindi mo gusto. So, diyan mo kasi makakita na ang Afam talaga mapagkatiwalaan. Kasi you set him free. At ganun naman talaga ang dapat bes. Hindi mo pag-aari yan. At si Afam ay ganun dapat din sa'yo. So, hayaan mo siya kung anong ginagawa niya, anong gusto niyang gawin, at anong plano niya. Siyempre, supportahan mo siya kung okay na kayo, kung medyo close na kayo dyan, supportahan mo siya. Kung hayaan mo siya, best, kasi pag ang taong mahal ka, kahit saan pupunta yan, ikaw pa rin ang pipiliin yan. Kahit anong gagawin niya sa buhay niya, kung alam niyang ikaw ang babae, gusto niya, babalik at babalik yan sa'yo. Kaya bigyan mo siya ng kalayaan. At yun ang gusto ng mga Afam, best, yung malaya sila, mag-design. Ayaw nilang itatali sila. Kasi alam nila yan. Naku, pag ito ang asawahin ko, ano ba yan? Ang future namin ay talagang magulo. So, hayaan mo siya, best. Gawin niya yung gusto niya. Ganon din si Afam dapat sa'yo. Pag ikukontrol ka ng Afam mo, ay, naku, bahala kang Afam ka. Sign na yan na magulo tayo pag magkasama tayo. Ganon yun. So, yung number 6 natin, huwag maging demanding. Huwag mong sabihin sa kanya, hey, ganito, ganito, ganito. Huwag kang masyadong demanding, best. Hayaan mo siya. He can send you money if he wants. He can send you flowers if he wants. Or chocolates, or packages, ganong factor. Huwag mong i-demand sa kanya. Send me this, send me that, ganong factor. Huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to. Eh, syempre, magkaroon ka rin ng opinion. Pag halimbawa, close na talaga kayo at okay siya at pumasa siya, yun na yung time na magbigay ka talaga ng... Kasi sa relasyon, dapat give and take yan. Kung okay na talaga kayo, pag pumasa na siya. Pero pag kinikilala mo pa lang siya, huwag maging demanding, best. Hayaan mo siya to prove, ma-prove niya sa'yo kung ano ba talagang tunay niyang hangarin niya sa'yo. So, huwag masyadong demanding. Huwag masyadong, kundi huwag talagang maging demanding. Hayaan mo siya, best. Pag medyo okay na kayo at close na kayo talaga, magkasundo na kayo, pwede ka na magbigay ng advice, ganon, opinion mo, ideas mo, kasi yun naman talaga ang gusto nila. Pero kung kakilala mo pa lang, hayaan mo siya. Gawin niya ang gusto niya at kumbaga tingnan mo lang siya. Hayaan mo siya, best. So, number 6 natin,
Yung number 6 natin na yun ay huwag man remand. Number 7, pagmasdan ang totoong hangarin. Kumbaga, hayaan mo siya, best. Makikita mo naman yan habang tumatagal kayo. Makikita mo yung mga performance niya. Kung ano ba talagang gusto niya sa'yo. Pag napansin mo na talaga kung ano ba talagang gusto niya, show me your money. Show me your feet talaga. Yun mostly ang nangyari. Gusto kong makita na ligo ka. Ganong factor, iba na yan, best. So, pag nakita mo talaga yung totoong hangarin niya, ay doon mo na siya sa pagsabihin ng ayaw't gusto mo at basura mo siya. Pag hindi niya kayang magbago. Kasi mostly naman sa mga seryosong afam, habang tumatagal, mapapansin niyo yan, bes. Pag seryosong afam at mahal ka, habang tumatagal, magbago na, magkaroon na yan ng mga plano, ganun fact, magkaroon ng excited na mga plano na kasama ka. Habang mga future plan, ganun. Yun mga seryosong afam. Pero hindi lahat nagsabi ng ganyan is seryoso talaga. Kasi merong iba dyan nagsabi kasi alam nila na yun ang gusto ng mga babae. Na afam na gusto ng future plan, ganun pa, matalino yan sila, best. So, alam nilang, ganyan din ang gusto ng mga babae. So, yung iba, future plan, ganun pa, huwag kayong masyadong maniwala dyan. Tandaan nyo, pag yung afam mo, kausap mo pa lang, at hindi ka asawa niyan, hindi mo pa yan kasiguran, te. So, kahit feeling mo, okay ka na dyan, hanggat hindi ka pa kasal dyan, anytime pwede kang sakitan yan, best. Kaya, huwag kayong masyadong maniwala sa mga afam yung kausap ninyo, hanggat hindi nyo pa talaga pag-aari yan. Kumbaga, maging relax lang kayo, best. Kung siya, siya. Kung hindi, bahala ka dyan. Ang daming afam. Ganong factor. So, yun yung number 7 natin. Pagmasdan mo lang siya, best. Kung ano ba talagang totoong hangarin niya sa'yo. Huwag mo siyang turuan kung anong gagawin. Pagmasdan mo lang talaga. Kung pumasa ba siya sa ayaw at gusto mo. At yung number 8 natin, ipakita kung gaano siya kaswerte sa'yo. Ayun, best. Ipakita mo kung gaano siya kaswerte sa'yo. Pag na-feel mo na kumbaga pumasa talaga siya sa gusto mo. Kumbaga nasa kanya yung hinahanap mo sa isang lalaki na hindi mo sinabi sa kanya, pero na-i-perform niya ng without you saying it. Kumbaga kahit hindi mo sinabi kung anong ayaw at gusto mo, pero nagawa niya yon at pumasa siya sa gusto mo, ay doon mo na siya sabihin na, you're so lucky to have me. Because I am this kind of girl. So, ikaw yung babaeng ganito, na ganito. Ipakita mo yung ano yung magandang ugali. Ano yung mga magagandang bagay na meron ka na ang swerte niya dahil pinili ka. Doon mo na sabihin, bes, pag na-prove mo na sa sarili mo na okay talaga siya at pumasa talaga siya sa gusto mo. Doon mo na sabihin sa kanya, parang ano yung surprise sa kanya yun, na ganito ka pala. At sabihin mo rin yan sa mga afam na ibasura mo na. Kumbaga, mapaalam sa afam na pasaway. Alam mo, pasaway yung afam eh. So, sabihin mo, this is me. So, doon ma-realize na, halimbawa, si afam muna pasaway. At seryoso palang relasyon ang hanap niya, pero sinusukat ka muna niya. At the end, na bago mo na siyang ibasura, sabihin mo yung magagandang qualities na meron ka. Na swerte siya pag seryoso ka. Kung pag seryoso siya sa'yo, ang swerte niya. So parang end message mo sa kanya. Mostly naman pag yung afam nagalit ka na kasi masama yung ginagawa niya sa iyo, hindi mo type, sasabihin mo sa kanya na blah blah blah, parang ilabas mo yung totoo mong naramdaman, best. Kung sa mga afam na pasaway sa iyo, ilabas ang laking tulong noon, yung naglabas ka ng totoong naramdaman mo. Parang mahirap kasi yung nagtago ka ng nagkimkim ka ng mga hindi magagandang naisip mo, tinatago mo lang, hindi mo nailabas, parang masakit sa dibdib 'yon. Kumbaga, pag nailabas mo lahat ng message mo na ganito ka, ganyan, at ibasura mo na siya, bahala ka, afam ka. At least nailabas mo yun. Minsan napatawa ka pa dahil na message mo yon, nailabas mo yung naramdaman mo, at relax ka na. So, sa mga afam naman na seryoso na feel mo na okay talaga, pag nailabas mo talaga yung totoong ikaw, at ang swerte niya dahil napili ka, ay si afam na seryoso, lalo kang mamahalin yan, best. Lalo kang hindi pakawalan yan. Lalo na pag ikaw talaga yung nagtataglay ka na ng ugaling gusto niya at pinakita mo pa yung totoong ikaw, lalo kanyang mamahalin at lahat ng oras niya, time and effort, ibibigay niya sa iyo at gagawin niya lahat ng mga bagay na lalo mo siyang magustuhan. Ganon yun, best. So, good luck sa inyong lahat, mga best. Sana magbigay yan ng idea sa inyo and sana lahat kayo magtagumpay and good luck and pray ka lang. Kung ano man talaga ang gusto mo, best, kahit mahirap tanggapin yun, mahirap makamit yung gusto mo, pag may prayers ka and relax ka lang, wait for God's time. Just do your thing. Kumbaga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, good luck sa inyong lahat. Never give up until you reach your destination. Kumbaga, you reach the Bisaya. Shoutout sa inyong lahat dyan. So, wag kang minto, best. Hanggat hindi mo pa narating yung gusto mong marating. So, kumbaga, hindi mo pa nakuha yung gusto mong makuha.
wag mo lang gawin yung mga bagay na meron kang masaktan. Kasi mahirap yon, karma ang babalik sa'yo. So gawin mo yung mga bagay na alam mong tama. And pray to God. God will make everything possible. Ganun yon. Good luck sa inyo and please feel free to share our videos para mas maraming maka-gets, makakuha din ng mga ideas na binigay natin. So good luck sa inyong lahat mga best. Take care, stay safe. God bless.